Today is August 18, pasado alauna ng hapon ano. So aha, ito yung matagal na yung last video ko ata ng about XRP Ripple. Matagal ano. So ito yung ginawan ko noon ng Fibonacci noong August, June 14. Okay, ito kasi titignan natin kasi medyo tumagal nga dito, no. And then sa previous video, sinabi ko na hindi na ata bababa ito dito, no. Hindi na inalaw ng mga investors na bababa pa ito ng less than 0.5 or less than half dollar, ano. So ayan, kaya tumaas yan. Then good news pa rin kasi yun nga sa kaso nila sa SEC sa US ay medyo panalo. Okay, now tumaas ito dito, ano, yung deciding factor dito bakit tumaas nung August 3 or 4 at ayun. Okay, tumaas yan. So dito, ito yung pinakakuan dito. This is August 4 actually. Okay, yung parang nag-trigger na akyat na yan. And then, nung paakyat ng paakyat, maraming masaya. Ngayon na yung bumababa, umiiyak na naman daw sila. Aywan. Okay, normal nga lang, normal na bababa ito. Okay, tapos sinasabi daw na may balyena na gumawa nito para pag nakabenta is biglang i-close. Or biglang ibebenta lahat ng nabili na Ripple, kaya yan daw ang effect, bumababa. I don't think so. No. Okay? Mas agree ako yung sinasabi sa mga social media na normal lang na pag tumaas, may pababa. Kaya nito, tumaas, bumaba. Tumaas, bumaba. Kaya lang, parang tinitingnan siguro nila dito. Yung pagbaba dito is mahina. Ngayon ang sumunod malakas. So sinasabi mas malakas ang mga seller ngayon. Pwede rin naman. Kanya-kanyang analysis. Pero sa akin kasi ano, hindi yan. Now, bakit may Fibonacci dito? Kasi tinitignan ko nga ito. Eto. Tanong nyo siguro, bakit hindi doon? Sana. Kaya lang kasi, ito ang dito ako nag-set up kasi maraming linampasan na prices. Ang pinakamababa nito is 0.51202 doon, no? Nandito pag tinutok ko dito. Ayun, 0.51202. Wala. Ito linampasan pa rin 'to eh. 0.65 yan, no. Kaya dito ko sinet up yung Fibonacci dito. Okay? Tapos yun nga napuna ko dito. Nung hindi na umarangkada dito pababa, talagang tataas yan, expected. Okay? Expected yan. Now, pag sumusunod ka sa mga moving average, dito ka nag-trade sa crossing, pwede rin naman. Kaya lang, minsan, may mga signal dito, na yan, gaya niyan, na biglang ang lakas, tapos biglang parang na-stop sila dito eh, humina. Tapos paunti-unti, umaakyat na sila. Okay? So, ayan. Failure na yan eh. Nakita nyo yung gap dito. Although parang maliit. Dito kasi is 0.51202. Ito is 0.52. So, kung titignan nyo parang sense lang. Kaya lang, volume yan marami. Labanan yan ng kwan. Eh, humina sila. Hindi nagtuloy dito yung kwan eh. Parang in-stop ng mga buyers para sila naman ang parang aarangkada dito. Yan. Okay? Tinatagalog ko, sinisimplify ko. Ano? Hirap kasi puro technical. Okay? So, ayan. And then, dito, kung makikita nyo, ano yung mga blue na yan? Nag-set up rin ako ng another Fibonacci dito to see para makita kung lalampasan nila ito. Yung blue mark naman yan, 50%. Gaya nito, nung ginawa ko dito, makikita nyo, 23.6, 32.8,
38.2, 50%, then 61. Sinasabi ko sa sarili ko, pag lumampas dito at dito, sigurado na. Sa aking previous video, sabi ko nga eh, kung arang-ara tayo dito, mga end of the month, eh, parang napaaga, ano, napabilis dito. Okay? Now, ito, tinitingnan ko to. Kung lalampas dyan at lalampas dito, tuloy-tuloy siguro. Okay? Yun ang parang observation ko. Pero ito, normal lang. Maraming umiiyak daw. Aywan. Eh, sabi nga, kung mahina, may naloob mo, huwag kang mag-trade dito. Dapat, psychologically, i-train mo, ano, i-train mo sarili mo na ganito talaga ang trading. Okay? Normal yung mga may aakyat, pataas, bababa, pataas, bababa. Normal na yan. Dapat i-practice mo sa sarili mo na ganun ang trading. Hindi yung expectation mo na parang, uy, paakyat na, tuloy-tuloy na yan, na para bang walang hurdle, ano, na parang walang babanggayin, walang kwan. Hindi po ganun ang trading. Okay? So, dito, sabi ko nga, na-breach nila yung 61.8, pero ang concern natin dito is yung 0.50, saka 38.2. Pero ito naman, yung bagong price na yan, pag titignan natin sa Fibonacci, yung previous na Fibonacci na yellow, andoon pa rin sila sa one, dito, sasabihin na natin, andito pa rin sila sa teritoryo ng around 150, 168 ko, sabihin na nga natin, 150 dito. Okay? So, malakas pa rin yan. Malakas pa rin ang mga buyers. Okay? Talagang itataas na itataas. Observe natin, this coming, ilang oras pa? This is H4. Okay? So, every 4 hours, observe natin, okay? Kasi nagkakaroon na tayo ng parang, ito yung basis ng mga gumagamit ng moving average. Eh. Yung crunching ng mga moving average. Yung sinasabi yung iba, nag-cross daw sila. Cross, nag-cross, parang ganun, no? So, i-observe lang natin ito, okay? Kung titignan nyo, yung last two candles is buy candle, okay? May analysis ako dito na hindi pa tapos naman ito, no? May 3 hours pa. So, after 3 hours, saka ko makikita kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga next candles, okay? Ito hindi ko pa masabi. Now, tatanong ko, ano yung zigzag na yan? Lalagay ko yung zigzag for me para malaman ko yung mga pinakamataas, pinakamababa. Gustong-gusto ko ito eh. Pero this is not part of the analysis para sabihin nyo, uy, parang ito, no? Yung zigzag, sigurado, pataas. Huwag pong ganun. Huwag, ano? Observe candles. Okay? Just observe the candles. Kung ano ang sinasabi. Okay? Kung mahilig din kayo sa mga, ano yun? Yung mga head and shoulder, ayun, yung mga signal na yun. Ganon, dapat ganon ang rini-review nyo. Bakit? May head and shoulders, may shooting star, may ano pa yung mga kwan doon? Ang dami, may butterfly, ang dami. Ano. Mas magandang i-observe nyo yung mga movement ng candle. At the same time, fundamental and technical analysis. May sinasabi ngayon na bago yung sentimental analysis. Sentimental is what? Sentiment ng mga traders. Kung ano yung nababasa nyo sa mga news, kung ano yung sentiment nila minsan, bakit sinasabi, bakit? Ang isa doon is yung parang Elon Musk. No? Lalagay doon, picking Elon Musk, sasabihin, bumili daw ng ganito, naniwala naman kayo. Tapos aakyat daw, naniwala naman kayo. Yun pala, bagsak. Mga entrapment yun. Entrapment ang mga tawag doon, ang tawag ko. Hello? Ah.
Ngayon, Matt. Ay, saya. Oh, hello, hello, Juan, Juan. Ayos, ah, panak man nung nag-maintain hindi ah, sabay na bayag game nila sa maintenance na. When. Buna. Oo, oh, sige. Sige, bro. Okay. Ah, nag-post tayo, no? Recording ba tayo ngayon? Oops, okay, we are recording. Ay, naka, may tumawag. Narinig nyo siguro yun, ha? So, tuloy natin, ha? Ano yung sinasabi ko? O, yan na, nakalimutan. Ay, nako. Okay, so ito, yung pagbaba na yan, parang expected yan, eh. Okay, after one. Kung titignan nyo dito yung, before bumaba is titignan nyo yung candle na yan. Na parang spinning top. Alam mo yung sa Ilocano, Kampuso eh. Yun. Yan, spinning top. Kaya parang bababa. Pero is, ang tanong dyan is, signal ba yan para bababa uli? Pwede at pwede rin hindi. Bakit? Pwede kung malalakas ang mga pangalan nito, mga cell candle. Kaya lang, titingnan nyo, may pa isa-isa na buy candle. Tapos dito, ano, under high volatility pa rin sila. No? Siguro, pag may hina-hina yung volatility dito, pwede. Kaya lang, tingnan natin. No? I might be wrong. Sabi ko nga, eh, kanya-kanyang analysis ito. Minsan, ang dami kayong napapanood sa YouTube. Minsan din, parang pag sinunod mo yun eh, bakit kaya hindi umaayon sa analysis nila sa nakikita ko? Parang ganun, ano? So, minsan, don't take for granted yung mga napapanood nyo sa YouTube. Make your own. Mas maganda pa rin. Pero based sa mga napapanood nyo sa YouTube, practice din, and then makukuha nyo rin yung ano yung mga ibig sabihin ng bakit nagkakaganito ang mga candles, ano ganyan to. Ito, volatility, mataas yan hanggang doon. Okay? Yung nasabi ko ba sa previous video, yung isang maling turo sa amin na pag itong candle daw to, ng formation ng candle, at napunta dito, oversold daw isa. Alam mo yung turo na yun? Mali! Hindi porke parang hindi nalalampasan yan eh. Oversold kaya bababa daw. Sus Mariusip, nagkalugi-lugi kami dun sa analysis na yun. Hindi ganun po ang oversold. Okay? Overbought, oversold, hindi po ganun. Okay? Ay, hindi, overbought pala ito pagpataasan, no? Jeez, anong pinagsasabi ko? Yung pababa naman, pag luwampas naman daw dito, ay, hindi nalalampas dyan. Sasabihin sa'yo, oversold. Ay, sabi ko. Nung una, paniwalang paniwala, hanggang nagkalugi-lugi, saka ka napag-isip. Ano nangyari? Ganun, no? Parang pag-ibig, pag nasaktan, saka lang matuto, ano pa yan? Naghuhugot. Ayan. Okay? So, dito, we have still 3 hours to wait. Titingnan natin dito. Pero,
No, I cannot decide. Kailangang tapusin ito. Saka ako masasabi na parang aakyat ulit. Okay? I have to finish yung 3 hours. Okay? So, babalikan ko to after 3 hours. Then, I will make another video. Tignan natin kung tama yung pagbasa ko dito. No? Na parang aakyat ulit ito. This is just normal. Kasi, ito nga. Hindi nila malampasan yung 50% eh. Ganun na pagsukat ko ng Fibonacci. Bakit ginagamit ko Fibonacci? Tinitignan ko yung strength nito. Yan yung zigzag na yan. Tinitignan ko ang strength niyan. Kung you overcome yan ng mga sellers, let's say lumampas na dito, magde-decide na tayo na parang, ops, teka, mag-ready na tayo. Parang ganun. Ano? Same here naman, mag-ready tayo if ever after 3 hours makita natin na parang may signal na aakyat ulit. Okay, bye ulit. Bye o aakyat yan ulit. Ganon, ganon lang po. Okay? So after 3 hours, anong oras? Alas 2, alas 4. Alam mga alas 5 na siguro. Mga alas 5. Alas 1, 2, 3. 3, 2, 3, 4. O, alas 5 nga. Mga alas 5. Pero tingnan natin makauwi ako ng maaga. So baka mga 6 or 7 na ako sisilipin to at makita ko yung ano yung analysis dito. Okay? So that's it guys. Hope you nagustuhan niyo yung video nito. I hope may makapag-share naman kayo kung ano yung alam niyo about trading. Sa akin, sinasabi ko nga itong ginagamit ko is not Binance, you know, ito is this is a platform of Forex under JobX demo account pero ang ginagawa ko ngayon is spot trading. I'm not, hindi ako nag-trade ng platform. Pag dito ako nag-trade, patay tayo. Okay, so spot trading muna ako. Kaya, sa previous video ko, sinabi ko naman, no, bakit natutuwa ako sa spot trading ngayon. Okay, so that's it. And see you again sa aking next video.